Nisan. Sana masave pa sa paglinis. Ito po yung module ng alarm. Control ng remote. Tsaka yung door switch. Yan, nandito po yung module na assembly. Yan, yan. Control assembly. Control alarm system. Yan, nandito po lahat. Kaya bubuksan po natin kasi ito po yung nasa ilalim na globe compartment natin. Yung lagayin mo na gamit, dito po tumulong yung tubig. Tutuklapin lang po natin yung paligid. Binuksan ko na po. Mayroon pa po natitira. Bubukahin lang po natin ng flat screw. Yan po, nabuksan na po natin. Ito po yung module ng control ng alarm, tapos yung kanyang remote control sa pinto, nandito po lahat. And ito po yung nasa ilalim at katabi po ito ng pushback sa kanan sa Ford EcoSports. Titingnan po natin kung mayroon pong nasunog. Pagka wala pong nasunog, lilinisan po natin siya. I-sprayhan po natin ng contact cleaner. Sariwa naman po siya. Wala naman siyang naputol o pumutok na linya. Hello? DCT? Dito sa Pika. Ito po, kaya po natin binuksan isa-isa kasi nabasa po ito ng tubig. Subukan po natin, first step po natin lilinisan po yun. Kung wala po tayo nakikita mga putol, okay naman po lahat, wala naman po sunod. Saka po natin palitan ng buo pagka hindi pa rin po natin napahanda rin sa sakyan, hindi pa rin po ito. Wala naman pong sunod na amoy po natin. I-sprayhan lang po natin ito ng contact cleaner. Hindi chip natin na ito. Maayos naman po siya. Na sana naging okay po siya para hindi na po gumastos yung may amoy. Bali, ito po yung pinakita natin doon sa una nating video. Kaya po natin binaba itong mga module na to kasi nabasa po siya ng tubig na nanggaling po sa ilalim ng drainage, dumaan po dun sa console ng ano ng wiper, daanan po ng tubig yun, eh napuno po ng tubig kaya tumawid po sa loob ng sasakyan. Mapapanood po dun sa una kong video. Ngayon ito po yung control ng alarm, remote door switch. Nilinisin lang po natin muna, pansamantala. Saka po natin titestingin kung gagana na po yung ating sasakyan kung makakaandar. Kapag hindi talaga nagkaigi, ipoprogram po natin siya. Gagamitan po natin siya ng scanner para ma-reprogram siya. Yung kanyang immobilizer po kasi hindi po nag-i-indicate, tsaka yung kanyang i-sprayan lang po natin ito. Sa amin, Grabe kamo kumakain. Masama. Mati paligid. Tama siya pumunta.
Inisprehan lang po natin ang contact po nila. Ano ba kami napindot ako, lumabas itong mga picture na ito. Sa mga may sasakyan po na nabaha na hindi naman po katagalan at naagapan nyo na tanggal naman yung battery. Ganito po unan yung gawin, DIY po kayo. Bumili lang po kayo ng contact cleaner. Sa hapo kayo tumawag ng technician pagka talagang hindi na po ito. Inisperan po natin tapos patutuloy na lang. Medyo malayo yung aking compressor nandun po sa kabila. Punasan na lang po natin. Maganda po kung mayroon kayong compressor sa malapit. Kasi yung compressor kasi maingay po siya pagka sinaksak natin. Medyo maingay po kung hindi nyo maririnig yung ating ginagawa. Pre, tingnan mo muna yung hindi daw. Andiyan? Basag din? Oo, oh, yung loob din mo. Ah, basag? Dala mo? Oo, oh, ito. Ah, sige, dali lang na. Sorry po, meron na tumawag sa ating customer. Ayan, pinatuyo na po natin. Babalik na po natin. Ganun lang po kasimple pagka may problema po tayo sa ganyan kasakyan o nabaha po siya. May DIY po mga kasama. Ating mga bili para ma-share po natin ang ating mga gawain. Ingatan lang po yung pag-a-assemble. Madali lang po siyang buksan at isara. Sinusungkit lang po yung paligid. Okay na po. Titestingin po natin ito mamaya. Pagka nalinisan na po natin lahat ng module. Yeah, meron pa po isang module. No? Yung pangatlong module. Nabasa rin po kasi ng tubig. Ito yung module na isa. Yeah, kaya titestingin po rin natin ito. Thank you po. Papalan tayo. Mamaya ilalim po ulit ito ang klaseng module ito. Ipapakita po natin yung feature ng kanyang. Thank you very much po.
things.